Check yun ang pinakadulo, ma'am. Pinakadulo? Okay. Sige. Pero yung unang pupuntahan natin kayo, saan ka? Dalawa man yun. May, yung isa sa zip line. Okay. Then, yung Biodeck. Sa Biodeck na lang? Iba ang daan doon. Ayan guys, unahin natin pumuntaan yung Biodeck daw na sabi ni Kuya. At saka yung isa may zipline daw. Puntaan muna natin yung Biodeck na gusto natin puntaan. Yung palaging pinupuntaan ng mga turista dito sa Mahuyuhoy guys. Kaya let's go! Ayan guys, nandito na tayo sa pa, pero bago tayo papasok guys, may entrance siya na 30 pesos per head guys, kaya yung 30 pesos no, na pinupunta dito sa Huyuhoy guys, sulit naman kasi iba, ito yung makikita mo paradise ng Angkut City guys. I-enjoy natin yung mountain travel natin kasama yung you want.
Ngayon guys, nandito ako sa restaurant na i-open nila this coming 23 daw guys, ngayong buwan ng October 23 magbubukas daw sila, at saka yung 23 na yon marami daw ang tao na pupunta dito kasi mag-open yata sila ng restaurant na to guys. Kaya, pero pag full operation na siya guys, tuloy-tuloy na daw siya hanggang 2020 yung bagong restaurant na gawa na to guys. Medyo may kalakihan din siya, mga nasa 15 tables, around mga 30 o 40 persons ang pwede dito na restaurant guys. Malaki-laki kaya dito sa huyuhuy guys. Pero nag-i-improve na rin siya, marami na yung mga may hotel din, may mga function hall, at saka may mga park, malaking parking lot. Kaya kung sasakyan ng dadalhin nyo, meron naman guys, pero yung entrance ng tao dito guys, 30 pesos lang guys. Hindi ko lang alam po yung sa mga kids kung ilan yung bayad guys, pero yung sa adult na 30 pesos lang. At saka masasulit nyo na yung buong huyuhuy guys, at saka yung view dito sa building guys, yun yung talaga ang pinupuntahan dito, at saka sobrang ganda guys, at saka medyo malamig-lamig siya guys, kaya sulitin nyo na yung pagpunta dito, pamilya, yun, barkada, at saka sino man mga loved ones natin guys, diba? May tanong ako, anong magandang pwedeng puntahan ng mga nakakilala sa atin, yung mga viewers natin dito sa YouTube na to, anong gusto mong maipayo sa kanila na gusto nilang pumunta dito, at saka sulit na sulit yung pera na gagastoy nila, anong sabi mo dyan? Dapat magko-comment ka para may mga viewers naman tayo. Kasi anong gusto mong maisabi sa kanila? Para may viewers naman tayo. Lindo. Sabi niya maganda rin guys. Para nasa likod ko mga pamilya, mga barkada, mga pupunta dito. Kaya yung 30 pesos nila, sorry to sulit guys. Medyo malayo lang siya sa city, pero okay din naman. Pang pamilya, pang banding na mga barkada guys. Kaya kung gusto niyo pumunta dito sa Uyuy, kaya i-enjoy na yun yung gusto nyong gawin. Kaya dito, mas ma-enjoy kayo guys sa view na Uyuhoy. Zipline tayo, zipline. Ewan. Sige na, zipline tayo. Baby. Zipline? Fire ka? Fire, wow. Guys, first time niya mag-zipline. Ako dalawang beses na ako nag-zipline guys, isa sa Cebu. At saka dito ulitin ko, dito sa Huyuhuy. Pero malayo-layo pa siya dito. Sasakay na lang kami ng motor papunta doon sa zipline na pupuntahan namin, kaya medyo excited to. At saka yun guys, yung experience na magsi-zipline kami, kasama ko siya guys, kasama ko yung my love ko, kaya subukan namin mag-zipline. Excited to guys. Ito lang, funky! Yan, mawala na sa galit. Yan, mawala na po na siya. Ngayon guys, sasakay kami ng bike na naman. Yung sinakyan namin kanina si Kuya. Pumunta kami doon sa may zipline. Magsisipline na naman kami guys. Sama yung girlfriend ko. Yung tinanong ko kung yung bayad niya 500 per head daw. At saka pag galing dito sa view deck, papunta doon sa zipline, 50 pesos daw per head guys sa motor guys. Hindi ko lang alam kung may sasakyan sila, yung tawag nila na bawa-bawa kung magkano bayad. Pero yung sabi ni nga ni Kuya, yung motor per head 50 pesos lang guys. Tapos yung zipline 500 pesos per head. Kaya susubukan natin sumukay sa zipline kasama yung girlfriend ko. Yeah. Excited to.
Hi guys, sad to say guys na wala palang zipline guys, kailan pala? Bukas lang, bukas. Bukas pala daw, weekend daw yung ano ko, may zipline sila dito. Sayang guys, gusto ko saan ang ano, sumakay ng zipline eh, kaso wala nga daw ngayon guys, every Saturday at saka Sunday meron sila. Kaya ngayon guys, ang gagawin namin, kakain na lang kami sa loob dito guys. Ang ganda sana ng panahon ngayon guys, medyo malamig. At saka ano, maganda talaga yung view sa labas din guys, yung sa baba nung ano, nung gusto natin sasakyan na zipline. At saka yun nga guys, sad to say na wala tayong zipline muna ngayon. Kaya babalik na lang kami dito. Kaya parang save ka ngayon ah, para sa zipline natin hindi natuloy. Yes, ah, kaya babalik tayo to weekend. Ha? Bukas balik? No! No! Wow guys! Chapel, oh yan o! Oh. Rock Chapel lang! Confused ako guys, kaya maganda siya guys. Kaya punta natin, parang lumalumas guys sa tracks. Guys, yung church guys, yung nakita yung cross guys, kahoy lang siya. At saka yung ano, buong katawan niya, patong-pato talaga guys. At saka may yero din guys. Kaya may mga nilagay sila na ano, yung pampailaw paggabi para maganda siya tingnan. At saka may mga bulaklak din. At saka parang doon yata yung entrance guys. Kaya tara, samahan niyo ako, punta na. Yun nga guys, totoo nga yung sinabi ko na may ano, may altar sa loob at saka may mga upuan din guys, kaya papasukin ko at saka titingnan natin sa loob kung ano ba talaga meron. Ngayon guys, nandito ako sa loob ng ano, simbahan, house of stone yung sila tawag dito guys. Kaya kasi buong buo na talaga siya guys, parang puno ng ano, bato-bato talaga guys. Pero dito may mga upuan din dito sa loob guys, mga good for 25 persons guys ang pwedeng accommodate ng simbahan na to guys. Kung gusto mo magdasal, meron naman ditong altar na kung gusto mo magdasal guys. Kaya kung gusto nyong pumunta dito, sulitin nyo na yung ano, yung time at saka sulit talaga dito guys, kasi ang kagandahan dito guys, parang ano siya, hindi parang peaceful na ano na area guys, parang pang romantic talaga siya guys. Sulitin nyo tayo pag pupunta kayo dito guys, at saka huwag nyong kalimutan na yung lugar na to guys, na hindi pwede na hindi kayo makapasok sa simbahan to guys, kasi maganda talaga siya guys. Ngayon guys, nakita naman natin na hapon na ngayon, full fog na yung paligid guys. Ang gandang tingnan, parang ano, yung makikita natin na view, parang hindi mo na makita kasi na full fog na yung paligid guys. Kaya mga quarter to 4 na ngayon, ito yung madadanta natin dito na full fog siya guys. Kaya sobrang ganda. Sana kung sino pang hindi pa nakapunta dito, kung puntahan nyo rin to, parang sulit na rin yung pagpunta nito kahit paminsan-minsan din. Saka sana itong vlog na to guys, sana ito yung daan na makapunta kayo dito guys. Sana huwag nyong kalimutang i-subscribe yung YouTube channel ko, at saka peace guys, at saka thank you so much sa nag-view ng vlog ko. About to sa ano guys, huyuhuy guys, about Tangub City Tourism guys. Sana suportahan nyo yung vlog ko para sa inyong lahat to at para sa ating lahat. Thank you so much. I love you. Peace.
Love you. Love you too. Salamat. Salamat. Thank you, Kaiser. Salamat, Kaiser.